It's payback time! Natalo na nga ng Flying Titans ang F2 sa loob ng 4 na set at napagtagumpayan ang pang-7 panalong record. Mukhang isang mabangis na na Titans ang ating natunghayan at di na tulad noon na tumitiklop na lang basta-basta. Akalain nyo ba namang 25-8 ang ibinigay nila sa F2? Ikaw ba naman ang pagbantaan ni Coach D, di ba? Sa kanilang tuloy-tuloy na panalo hanggang finals na kaya ito? Ano sa tingin mo? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Naabot na ng Choco Mucho ang 7th langit matapos talunin ang F2 Logistics sa loob ng 4 na set sa score na 19-25, 25-8, 25-17 at 25-19 sa 2023 PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Field Sports Arena. Pinakitaan naman tayo ni Isa Molde sa kanyang mga pambihirang mga teknik at nakapagtala ng 13 points including 10 attacks, 2 blocks at 1 service ace with 14 excellent digs. Habang ang Choco Mucho ay umakyat sa 2nd pwesto kasama ang Chiritigo na may parehong 7 panalo at 1 talong record. At 2 set na lang ang ibinaba ng Flying Titan sa kanilang 7 larong walang talo. Sa umpisa ng laban, tila binabasa pa ng Flying Titans ang galawang meron ang F2. Habang nababasa naman si CC sa bawat atake nito, tila bantay sarado ito sa bawat galaw kaya hindi ito makaporma. Kaya Wong kay Kath Tolentino muna pumoporsyento. Pero di pa rin ito sapat dahil sa pinapakitang floor defense at net defense ng F2. Dahilan upang masungkit ng cargo movers ang unang set sa score na 19-25. Sa second set, pinapatibay pa rin ng cargo movers ang kanilang mga depensa, mapa floor defense man o net defense. Pero nang mag-umpisa na si Sisi Rundinang maghalimaw, dito na nag-umpisang nagigiba ang receive at depensa ng F2. Habang sakit sa ulo naman ni Coach Regine Diego si Sisi Rundina, di niya alam paano nila ito mapipigilan. Naging maganda naman ang ball distribution ni Wong, dahilan upang mahilo ang mga blockers ng F2. Hanggang sa na-set point na ni Kath sa isang down the line hit at tinapos naman ni Sisi sa isang firepower na back row attack. Kaya dominanting nakuha ng Flying Titans ang second set sa score na 25-8. Sa third set, sina Molde at Viray naman ang umaarangkada. Palitan lamang ng mga atake ang dalawa. Bagamat nagawang higpitan ng F2 ang kanilang net defense, pero di pa rin ito sapat dahil sa ginawang estilo ni Wong. Nakagat-nakagat ang mga blockers ng F2, kaya mga spiker nito halos walang bumabara dahilan upang makalusot ito ng walang kahirap-hirap. Bagamat ipinasok man ni Coach Reggie Pablo, pero di pa rin ito sapat upang pigilan ang mga Titans. Hanggang sa na-set point na ni Viray sa isang lift power hit na down the line. At isang monster block naman kay Baron ang ginawa ni Nunag dahilan upang masungkit ang third set sa score na 25-17. Sa fourth set, nag-iinit na ng husto si Sisi. Talagang eksplosibo lahat ng mga atake. Pero dahil sa sobrang intense, di rin mapigilan ang mga sunod-sunod na unforced errors. Kaya Coach Dante, nagbanta ng may pasenyas na wala namang facial expression. Medyo mas nakakatakot nga ang ganitong estilo, no? At sinundan pa ni Pablo ng isang off-the-block hit. Kaya napa-timeout na nga si Coach Dante. At sa puntong ito, nag-iinit na rin si Pablo. At palong-palo ang lahat ng mga atake nito. Pero sinasagot naman ito ni Sisi ng kanyang mga firepower hanggang sa na-set point na ni Sisi Rundina sa isang back row attack at isang regalo naman kay Molde dahilan upang makuha ng Titans ang sunod-sunod nitong pang-7 panalo sa score na 25-19. Halos naghatid ng isang set na punto si Sisi na umabot ng 21 points. Saneb persa naman sina Tolentino at Nunag ng tig sa 10 puntos. Sa kabilang banda, nalimitahan naman ang F2 sa kanilang atake dahilan upang wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng double-digit score. Habang si Chiang Abi ay nakakuha ng may pinakamataas lamang na 9 points. Sumunod naman si Laksina at Galang na may 8 at 7 points. Sa ngayon, isa ang Choco Mucho na nangingibabaw kasunod ng Creamline. Ang mga susunod naman na haharapin ng Choco Mucho ay ang PLDT, Gerfloor Defenders at ang Chiritigo.
Habang ang F2 ay may dalawa na lamang natitirang laban tulad ng Cherry Tigo at High Speed Heaters. Pero sa pinapakita ng Choco Mucho, eto na kaya ang panahon para makapasok sila sa finals. Ano sa tingin mo? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.